Hindi lang ang mga buhay na tao ang isinasailalim sa swab test para sa COVID-19. Maging ang mga namatay na, pero hindi pa malinaw yung sanhi ng kamatayan o yung tinatawag na cause of death ay kailangan daw isailalim sa post-mortem testing para sa contact tracing ng mga posibleng nawa ng sakit. Nakatutok si Salima Refrans. Eksklusibo. Mga EMT resident ng Quezon City General Hospital ang nagsasagawa ng swabbing para sa COVID-19 sa ospital. Pero bukod sa mga buhay na pasyente, kumukuha na rin sila ng samples sa mga patay. Mistulang tent city na itong compound grounds ng Quezon City General Hospital at isa sa pinakabagong tent dito, ang tent na ito. Yan ang ginagamit ngayon na holding area para sa mga pasyenteng dead on arrival bago sila dalin sa morgue. Ang mga labi sumasailalim sa tinatawag na post-mortem COVID testing. Pareho sa regular na swabbing, kukuha ng sample sa lalamunan at sa likurang bahagi ng ilong. Importanteng gawin ang post-mortem COVID test para kung magpositibo sa virus, makakapagsagawa ng contact tracing. Hindi natin alam sometimes yung cause of death. Hindi natin makukuha clearly nagkaroon ba sila ng sipon, ubo, mga COVID-related symptoms. Ibang hamon daw ang pagkuha ng samples sa mga patay. Hirap pa akong iswab yung bibig kasi mahirap na buksan yun pag nakasara yun eh, pagka namatay na yung pasyente. Sa 2,490 na naswab sa QCGH mula Marso, 142 ang post-mortem o mga patay na. Sa mga ito, 16 ang nagpositibo. We have an average of siguro mga 2 or 3 post-mortem swabs in a day. These past few days, actually medyo nag-decrease siya, which is good. And we are hoping na in the next few couple of days, weeks and months, mababawasan pa siya lalo. Bilang mga doktor na hangad magligtas ng mga buhay, may kirot at bigat sa dibdib sa tuwing nagsasagawa ng post-mortem swabbing. Pinakatumatatak ang pagkasawi ng mga ina at kanilang mga bagong silang na sanggol, pati na ng mga bata. Nakakalungkot isipin na hindi nila na-experience na magsama may bata na newborn. Hindi man lang niya naranasang mabuhay. Kawawa tong pasyente, kawawa yung pamilya. Hindi man lang nila alam, hindi man lang sila makapagpaalam. Pero sa kabila ng nakaambang peligro, di raw sila bibitaw sa laban at sa sinumpaang tungkulin. May takot pero pinagdadasal ko na lang po yung tao na namatay na iniisip ko kailangan niya to, kailangan ng pamilya para hindi sila ma-expose. Salima Refrán, nakatutok, 24 oras.